So, ito yung ganap namin kahapon, ayan, dahil Sunday and the weekend. So, ayan, nagbibiyahe kami papuntang Ras Al Khaimah. So, ganyan yung view sa labas, guys. Ayan, pabundok. Kasi pag, pag pupunta kayo dito or magawi kayo doon sa areyang to, yung Corpacan at saka yung Ras Al Khaimah. Ayan, maano yan, mabundok. Ayan, mga nagtataasan at saka mga naglalakihang bundok ang makikita niyong view dyan kadalasan sa labas. So, ayan, maganda naman siya. Ayan, maganda yung capture na makukuha niyo dyan sa mga bundok-bundok na yan. And medyo mapapansin niyo, medyo makulimlim yung panahon kasi parang uulan siya. Kahit ano yan, kahit 12 noon ng hapon yan. So, hapon yan, guys. Doon sila magla-lunch. So, umalis kami sa Corpacan ng mga 12 noon. Tapos, nakarating kami sa Ras Al Khaimah ay mga magtutuklak na. And, ang cute ng banga-banga na yun dun sa circle na yun. So, ayan. Maano yung ulap. Ayan, parang uulan siya. Kaya, yung mga ganitong lang panahon yung gustong-gusto nilang pumunta sa labas. Kasi makikita nyo sila sa mga gilid-gilid ng bundok, sa mga gilid ng dagat, sa mga disyerto. Kasi nga taglamig, ganito sila pag taglamig, hindi sila natatali ng bahay. And then, ayan, madisyerto na, natapos na yung bundok, ayan, disyerto naman yung makikita nyo, guys. So, naisipan nila dito, hindi ko alam kung anong meron. Basta, sinabi lang na pupunta tayo ganito, ganito, ganyan sa bukas, doon tayo magla-lunch. So, ito yung kasama ko kahapon, ayan, mga Pilipina. Dati mas marami kaming mga Pilipina dito hanggang unti-unti umuwi na sila ng Pilipinas at hindi na bumalik. And then, may isang Uganda and then Ethiopia na yung the rest. Medyo marami na sa side ng pamilya na to ng amo namin ang Ras, ang maraming Ethiopia. And ayan yung mga picture namin kahapon habang magkakasama pa kami. Ayan, habang maganda pa yung view kasi gagabi na and palubog na yung araw kaya maganda yung sunset niya. Kasi minsan-minsan lang kami magkikita, hindi palagi. Ayan, siguro once in a month, ganun. Medyo matagal-tagal. So, dahil nga taglamig, ayan, medyo palagi rin siguro kami magkikita niya kasi palagi silang pupunta ng mga dagat. Ayan. So, ayan yung paligid. Hindi ko alam kung bakit dito sila napunta. Kasi siguro medyo kukunti yung mga nagka-camping. And then, ito naman yung gumabi na. Kailangan na magpabaga ng uling at saka ng kahoy. So, itong maliit na to ay gagamitin sa barbecue. And then, ito naman. Ito namang panggatong na to na pinapabaga is gagamitin dun sa marinated chicken. So, ganyan lang yung ganap nila pag ano dito, pag taglamig. So, palagi sila nagka-camping, nagluluto ng mga barbecue sa labas, ayan. And medyo nahirapan kami magpabaga ng apoy na ito kasi nga medyo matigas yung uling and mahirap siyang paapuyin. So, ayan, lagyan namin siya ng dalawang kahoy na galing dito para bumaga siya. I mean, mag-apoy. So, ito na, malapit na siya mag-apoy kasi gagamitin yan mamaya doon nga sa marinated chicken. So, itataktak nila yan mamaya doon sa buhangin and ilalagay nila yung marinated chicken doon sa ibabaw. So, ganyan lang yung ganap dito, guys. So, after nila mag-dinner, kami ay pauwi na rin. Ayan. So, yung pinabaga kanina, ito na yung marinated chicken para sa kanilang dinner. So, after nyan, pauwi na. So, that's it, guys. Yan yung video namin kahapon. And thank you so much for watching and God bless you all.